no? Nandito na naman si Cheese Camote, no? Hindi daw yan automatic na applicable, ano? Bumanat na naman siya ng alanganin, ano? Hindi raw automatic, sabi, hindi yan automatic na applicable sa Senado o Kamara. Pero wala naman masamang awitin na banggitin, ano? So, hindi ko alam kung saan kumukuha ito ng katangahan niya, eh, no? Ewan ko ba? Bakit naging Senate President to, eh? Pakinggan natin yung sabihin niya muna. Klaruhin ko lang. Ang memorandum na yun ay applicable sa executive branch ng pamahalaan, kabilang ang GOCC. Bilang rule, hindi yan automatic na applicable sa Senado o sa Kamara, gayon din sa Korte Suprema at mga constitutional commissions. Wow, ah. Talaga? Sigurado ka? Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung flag and heraldic code na nagsasabi ko ano yung kakantahin kada flag raising ceremony. Kaya nga nagkaroon ng memorandum. So, tignan natin yung batas, no? Kung tama siya, no? Tignan natin yung sinasabi niya kung tama siya. Bali, tignan natin yung memorandum ng circular number 50, sinasabi niya. Office of the President of the Philippines, Malacanang. Memorandum, circular number 52, prescribing the recitation of the bagong Pilipinas hymn and pledge during flag ceremonies. Whereas, Section 18 of Republic Act, RA number 8491, or the Flag and Heraldic Code of the Philippines, yung binanggit niya, directs all government offices. All government offices. Yan bang Senate, hindi ba government offices yan? Di ba? All government offices, including local government units, LGUs, to conduct a flag raising ceremony every Monday morning and flag lowering ceremony every Friday afternoon. So ano ibig sabihin natin ito? Ha? Applicable siya, sabi, nakalagay ang liwanag sa section na sa una-una pa lang, no? Ay applicable, no? Sa yan. To all, no? The Philippines direct all. Actually, hindi applicable, directs nga eh. Directs all government offices, including local government units. So, sino ang tama? Diba? So, tama ba'y sinabi niya? O paano niyo pagkakaintindi niyong directs? Philippines direct all government offices. Ano yung sinusunod niya? Heraldic, diba? So, yan yung heraldic na sinasabi niya. Parang heraldic na rinig ko eh. Of Republic Act RA number 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ito yung sinusunod niya raw. Hindi daw yung ano. Yun nga yun eh. All government offices eh. Diba? So, yan na nga yung circular number 52, no? So, tignan natin ulit. Pakinggan natin ulit yung sinabi ni ni Senate President, no? Chisero ba yan? Ang pangalan yun? Nakalimutan ko eh. Directs all government offices. Okay. So, ulitin natin yung sinabi niya. Ano sabi niya? Ang memorandum na yun ay applicable sa executive branch ng pamahalaan, kabilang ang GOCC. Bilang rule, hindi yan automatic na applicable sa Senado o sa Kamara, gayon din sa Korte Suprema at mga constitutional commissions. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung flag and heraldic code na nagsasabi kung ano yung kakantahin yun kada flag raising ceremony. Ayun nga, kaya nga inano yun eh. Ayun na nga yung kanilang minodify, di ba? Pero sa ganang akin, kung ako katanos. Sa ganang sa'yo eh, sinasabi mo hindi applicable, hindi automatic. Automatic nga eh. Di ba? Applicable to all national government units. Lahat. National government units. Diba? Ang liwaliwanag eh. Inaano mo yung batas, binabago mo eh.
So sa tingin ko, kayo bahala rito. Sino mali? Siya o yung batas, 'di ba? So ewan ko kung anong ibig niya sabihin diyan. So yun lang po muna at maraming salamat sa inyo lahat sa pagsubaybay, no? Pero sa tingin ko mali si Cheese. Eh. Ewan ko lang din ha. Pero kung babasahin ko yung directive, all, 'di ba? All eh. Ulitin natin ha, tignan natin ha kung talagang tama siya diyan ha. O nakalagay oh. Whereas Section 18 of the Republic Act number 8491 or the Flag and Heraldic Code of the Philippines directs all government offices. Lahat eh. Including local government. Pag sinabi mong all government offices, kasama lahat yan. Ito eh, circular number 52. So, paano natin hindi ano na, hindi sila sinasama. Diba? Hindi automatic. Automatic, in-automatic nga kayo eh. All government offices. Hindi ka nagbabasa kasi, hindi mo muna basahin itong circular bago ka mag-comment dyan. Lagi, busy-busy ka dyan sa pagtatanggol mo dyan kay Go na di kita maintindihan. Yun lang po muna at maraming salamat po sa inyo lahat.